Siguradong naranasan mo na ito dati. Ang buong pamilya, pati siguro ang mga kapitbahay, ay sama-samang nagkakantaan sa Pasko, kaarawan, o kahit anumang okasyon, dahil walang pinipiling oras ang karaoke. Pero biglang hinablot ng nakakapikon mong kapitbahay na si John Mark ang mic. Hindi pa siya magaling kumanta at nang saktong pagbirit niya sa kantang Basang-basa sa ulan ng Aegis, biglang bumuhos ng malakas ang ulan. Pero sandali lang, maliban sa hirit ni John Mark, anong nangyari bago umulan? Kapag tumingin ka sa kalangitan, makikita mo na ang mga ulap na nagbubuhos ng ulan ay kulay gray. Pero bakit nga ba gray ang kulay ng mga ulap na ito? Ang simpleng sagot ay dahil makapal ang mga ulap. Upang mas lalong maintindihan ito, alamin natin kung paano nabubuo ang mga ulap. Alam niyo ba na ang hangin sa paligid natin ay may taglay na tubig? Oo, meron siyang tubig. Ngunit ito ay wala sa kanyang likod na anyo na nakasanayan natin. Kundi ito ay nasa gas na form na ang tawag ay water vapor. Kapag mainit ang hangin na malapit sa lupa, ang water vapor ay umaangat sa langit, lumalamig at nagiging droplets ng tubig na nagsasama-sama upang makabuo ng mga ulap. Pantay-pantay na kinakalat ng mga droplets ng tubig ang lahat ng mga kulay na taglay ng ilaw. At dahil sa pagsasama-sama ng lahat ng kulay, ito ay bumubuo ng kulay puti. Ito na rin ang nakikita nating kulay sa mga ulap. Kailan nga ba nagiging gray ang mga ulap? Nangyayari ito kapag kumakapal at bumibigat ang mga ulap dahil sa dami ng water droplets na naiipon nito. Dahil mas makapal ang ulap, natatakpan ng mga droplets ng tubig sa ilalim ang ilaw na kinakalat sa itaas. Dumidilim din ito kapag ang rain droplets ay mas malaki kaysa sa normal dahil tinatakpan din ito ang mga kinakalat na ilaw. Kaya siguro hindi mo na dapat sisihin si John Mark sa pag-ulan sa inyong salo-salo. Sa katunayan, hindi naman ang pagkanta ng kapitbahay mo ang dahilan ng pagdilim ng mga ulap, kundi ang pagkapal ng mga ulap na ito. Pero alam mo ba ang magandang pakinggan? Ang aming mga video! Kaya mag-subscribe, sundan kami sa Twitter, at i-like kami sa Facebook. Kami ang ISIP. Humahamon sa inyo na magtanong at mag-isip.